Hello! What's up everyone? The Blue Navigator's World Channel nga pala. Kung bago pa lang kayo rito at napadaan, pakisuportahan by subscribing and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest naming videos regarding dito sa Splinterlands. So, ang ating topic ngayon yung sa ano, airdrop, SPS airdrop, no? So, ano to, bali, passive income na pwedeng makuha ng mga players ng Splinterlands, no? Lalo yung mga matagal na sa game at may mga hawak ng, ano rito, assets dito, no? So, pwede nyo mapataas yung SPS rate, daily airdrop rate nyo. So, depende yan sa airdrop, may airdrop points, no, kung makikita nyo rito sa screen. Ayan, collection power, so kung may mas marami kayong cards, mga ano pa yan, mas matataas yung value at yung rarities, so mas mataas yung collection power nyo. So itong akin eh, ano pa lang, halos one month pa lang mahigit nung ano lang, started playing August 2, so may gigit isang buwan pa lang na naglalaro. So, wala naman masyadong ginagastos dito sa larong to. Okay. So, yan kung paano nyo patataasan yung collection, ano nyo, power, yan, airdrop points nyo. So, yung DEC nyo, no, yung nakokolektan yung dark energy crystal. Pag nandyan yan sa laro, nandito sa, ano nyo, in-game or nasa wallet nyo, as long as connected dito sa Splinterlands, mag-account po yan. Tapos yun, yung card packs, kung may mga nabili kayong card packs, madadagdag yan. So, yan, mapapansin nyo, puro zero yung sa akin yan kasi hindi nga ako pa nabili, no? Okay, so Splinter Talk naman, tokens, yan yung sa vlog, kung nag-vlog kayo. Ano kayo doon? Nag-create kayo ng vlog doon sa Splinter Talk na under din ng Hive, no? Na connected sa, ano natin, Splinterlands game natin. So, yun nga, marami yung ano rito, ways to earn dito, eh, no? So, disclaimer nga pala muna, bago ko makalimutan. this is not a financial advice. Do your own research. Only invest what you can afford to lose, no? So, kayo pa rin po ang may power sa inyong mga kaperahan, no? So, hindi ako nang inganyo na gayahin nyo to or gawin nyo to. Basta, ang akin, sinishare ko lang to for ano rin, entertainment and educational purpose din dito sa paglalaro ng Splinterlands, no? So, yung tinatalakay nga natin, yung passive income, no? So, syempre, kada battle, di ba, meron tayong nakokolektang dark energy crystals o DEC, no? Lalo pagka panalo kayo at yung check nyo lagi yung capture rate natin, no? Capture rate, yung ECR, energy capture rate, no, ECR, kasi pag mababa na yan, mababa na rin yung bigayan, no. So kayo na po mag-adjust diyan kasi kayo yung nakakakita nung ano niyo, eh, nung dashboard niyo, kung inapa ba para lumaban kayo o paano bang diskarte niyo pagtapos na ng daily quest niyo. Pag mababa na yung capture rate, papahinga niyo ba o talaga nag-grind pa kayo, depende po yan sa inyo, no. So itong ano, mabalik tayo rito sa SPS airdrop, no. So, yan, nakalagay rito sa akin kasi mula nung naglaro ako nito, 1 month ago, may git na, August ako nag-start. Ito na yung total na na-accumulate niya, no? Itong 16.239 SPS, okay? So, passive income lang po yan, no? Wala tayong binayaran dyan na, ano, I mean, hindi na ako bumili ng kung ano-ano pang mga cards o pack, wala na akong binili dyan. Except lang yung unang-una na 500 pesos worth, yung ano nga, yung pinaka-pack sa una, no? Yun yung pinaka-ano natin, yung spell, ano? Alam nyo na yung spell na yun. Spell book, okay? Yun lang po yung ginastos ko rito. Aside from that, wala na akong ginastos dito, no? Itong SPS na to na ready to claim, yan lang yung passive na natanggap natin. Mula sa daily SPS airdrop, no? System na po yan at nagre-refresh po to every sa Philippine time na lang tayo, no, pag-usapan natin since na mga Pilipino naman madalas na mga nanonood.
ano yan, magre-reset yan or mag ano yan, mag show yan diyan, dadagdag sa airdrop points nyo every ano 12 midnight, no? Magre-refresh yan siya 12 midnight. So kung makita nyo diyan, no, may timer yan diyan eh. Next airdrop point, ayan nakalagay 5 hours 34 minutes for ayan, no, and may seconds, no. So yan, nagkakaroon niya siya ng screenshot, yung system na mismo yung mag-aano niyan, magka-calculate, no. Okay. So ngayon, susubukan kong i-claim itong ano, itong 16.239 Splinter token na to, no. So SPS. So sa Philippine peso makikita niyo naman yan sa ito, CoinGecko halimbawa, makikita niyo yan kung magkano yung value. So ngayon tumaas siya ng 7.6%, no, 19.24 per SPS token, no, ngayon as a recording ngayon. So kung titingnan natin ngayon kung magkano na na-accumulate na yan, so 16.239, iano niyo lang, no, i-convert niyo lang ito sa ano, CoinGecko o kung ano pa yung gamit nyo, no. So, di ba? Happily naman na naka-accumulate tayo ng 312 pesos, no, without investing another money, no. Wala nang involved doon. Nilalaro mo lang siya daily, nilalaro ko lang siya daily, yun lang, tapos sa quest, daily quest, tapos yun. Pag mataas pa yung ECR o yung capture rate natin, nilalaro pa. Tapos medyo pag mababa na, ayun na, ipahinga muna uli para maka, ano, uli, maka-recover yung ECR nyo. So, yun yung mga problema ng iba, eh, no? Sobrang baba nung capture rate nila, 50% na. So, hanggat mare, based on experience na rin, huwag nyo paabuti ng 50% yung ECR, no? Kasi hindi rin, ano, hindi rin sapat dun sa deck na nare-receive nyo rito, yung Dark Energy Crystal na rewards pag sobrang baba. So ito, samahan nyo kung i-withdraw ito, i-claim, no? So nga pala, tip lang dito na kailangan connected na to sa wallet nyo na kung saan nyo gustong i-claim, no? Itong 16.239 Splinter token na to, no? SPS token, no? So dito ngayon naka-default kasi to, mga ano, no, mga kaibigan natin diyan sa Splinterlands, na naka-default ito sa Hive, ano, Hive wallet, no. So dito kung titingnan nyo, manage wallet, meron yan diyan eh, Hive, Wax, Ethereum, ayun, pwede rin Binance Smart Chain BSC, no, na naka-connect sa ano, usually sa ano yan, MetaMask, no. So, yun nga, naka-default ito pag sa Hive, yung ano nyo, yung username or yung in-game, ano nyo, in-game name nyo rito, no? Okay? IGN nyo. So, yan, save. Yan lang siya. Kailangan naka-open at na-access nyo na yan. Kasi usually sa mga bago, yun yung problema nila eh. Hindi nila daw na-access yung Hive Engine wallet nila. So, paano ba yan inaano, paano ba yan nire-request? Punta lang kayo dito sa account nyo, tapos request ano nyo lang diyan sa profile nyo, no, request sa wallet keys o request keys, at po magre-reply yan sila, pupunta yan doon sa registered nyo rito nung nag-sign up kayo, kung Yahoo Mail or Google Mail o Gmail yung ginamit nyo, no. So doon nyo yun abangan. Minsan nasa spam ano raw, spam folder nyo. So check nyo minsan. At make sure i-save nyo pala siya sa ano, sa i-ano nyo na lang sa ano, notepad, kasi pag doon sa screenshot eh ang haba kasi noon, ang hirap sa uluin, no. So sa akin medyo ganun yung nangyari. Sa notepad nyo the best na ano, at i-save nyo na lang, no. I-save nyo para madali nyo ma-access. Kasi ano yun eh, masyadong ano yun, privacy ano nyo yun, no? Privacy at private key nyo yun. I mean, delicate yun na makuha ng iba at ma-access, no? So, pagka sinave nyo siya sa Word o sa ano, notepad, i-save nyo securely, no? Na hindi na-access ng iba at kayo lang, no? So, okay, yun na. Punta na tayo rito sa 16.239 SPS. I-claim natin siya, no? So dito susubukan ko siya, unang subok sa
pag-claim na ito kasi mula nung naglaro ako, hindi ko pa ito na-claim, no? So, i-claim natin. Make sure na nakakonect yung ano, sabi ko nga kanina, yung wallet, Hive Engine wallet. Then, pag nakakonect na, try na natin i-claim, okay? So, yun, kung hindi nyo pa nga, ano, mabalik tayo, kung hindi nyo pa nga na-manage wallet, i-manage wallet nyo muna para hindi mawala o maligaw, no? Pero yun nga, sabi ko, sa una, naka-default siya sa Hive wallet, no? Under Hive Engine na connected at partner ng Splinterlands. Okay, so i-claim natin to ngayon para ano, pwede nating i-convert na DEC. So meron din dong later iano ko to, ipapakita ko lang saglit ng doon. So ito na. Okay, manage i-claim natin tong 16.239 SPS. Subukan natin. So ito naka-Hive, no? Itong isa pangalawa, Binance. Then Wax, meron ding Ethereum Asset Reward at meron ding Steam at Tron, no? Tron Asset Reward. So dito tayo sa Hive Asset Rewards. Okay? Pindutin natin yung claim, sana walang ano, walang wala sanang palya ito. Okay? So i-claim yan, may mag-notify siya, Splinterlands, this will claim your SPS airdrop rewards from your in-game asset and Hive Engine assets. Do you want to continue? So, ayan, nag-ano lang naman siya, nagpa-prompt siya, nag-ano sa'yo ng authority mo kung i-accept mo. Since na ikaw nag-ano, nag-claim niyan, i-okay mo lang, no? Acknowledge mo lang, okay? Ayan, tingnan natin, sana okay, no? At walang palya, 16.239 pa naman yan. Sayang din yun. Diba? Magkano na sa Philippine peso yun? 16.239. So, yun nga pala, sa mga bago pa lang na sasali rito. Yun, may available yung ano namin, yung tawag dito, yung referral link, no? So pwede niyo gamitin 'yon. Okay? So ayan. So ayan, nawala na siya, no? Na-claim na daw siya rito. So 16.239. So tingnan natin do sa ano, puntahan natin sa wallet, no? Tingnan natin dito sa wallet ko, nandoon na sa Hive Engine wallet. O, dito pupunta muna siya sa... Ah, dito siya. Sorry guys, no? Pupunta muna siya dito sa ano? Nagkamali ako. Pupunta siya muna rito sa in-game, no? Ito, sa in-game. Liquid. So, nandito siya. Ito siya, oh. Tapos, hindi pa yan doon di diretso. Medyo nagkamali tayo doon. Okay. Ito kasi, ano, built-in na ano lang tong gamit natin. So, diretso-diretso ito. Walang post kasi pag pinost mo, diretso stop na ito. So, yun lang, may konting pagkakamali. So, ayan, pagpasensyaan nyo na. So, yun, pupunta siya sa in-game, no, guys, no? Ito na yun, 16.239, okay? Yan na yun. So, kung gusto nyo siyang i-transfer out, pwede nyong transfer out, no? I-copyan nyo lang to, yan, 16.239 in-game. So, copy natin. 16.239 Splinter token, SPS token, no? So, transfer. Pindutin yung transfer. Transfer. So, yan, no? Type nyo lang dito. Which is, ayan naman, no? 16.239, no? 16.239. So, yan. Okay. Then, select transfer. Ito sana nag-show ito sa inyo kasi ito nga portable or built-in na screen recorder lang tong gamit ko, no, dito sa Windows. So yan, minsan pagpasensya niyo na at hindi nag-a-appear, minsan naman nag-a-appear, no. Okay, so yung mga drop down menu minsan nawawala. So yan, select na nga yung transfer type, no, Binance ba o Hive Engine. So may Binance naman, pero since na gusto ko siya sa Hive Engine nga kasi ano, tatry natin dong i-convert sa DEC, no, para tumaas din yung ano natin, collection power ng DEC, no, para sa airdrop. So yan, no. So 16.239 SPS token, so Splinterland token. So i-transfer out natin sa Hive Engine, no. Hive Engine yung pinili ko. So it's up to you pa rin kung anong gusto nyo, saan nyo siya dadalhin. Pwede rin naman sa BSC, pero since na
sa Hive kasi, Hive engine kasi meron dong ano, meron dong exchange din, no? So exchange ko siya later sa DEC. So transfer out natin to. Transfer out Hive engine. So yun nga, sabi ko kanina, make sure na na-access nyo na yung Hive engine wallet nyo, no? Yung Hive. Oh, yung key, no? So importante 'yon, no? So sa mga bago, huwag kayong magmamadaling i-claim, make sure na na-access nyo 'yon kasi pag may mga problema, although pwede namang i-report sa ano 'yan, sa support ng ano, Splinterlands, pero mas maigi na yung inunahan nyo na na ano, for safety rin, no? Para hindi na kayo ma-delay sa pag-claim nung rewards, no, nitong ano, airdrop rewards, no? Okay, so 'yan, i-transfer out na natin. Transfer out. Ayan na naman, magtatanong na naman siya. Ayan o, the following, please confirm you want to send, okay, 16.239 to the following Hive. So, nakapangalan pa rin yan sa in-game, ano nyo, name nyo, IGN nyo, no? Na-registered nyo rito sa Splinterlands nyo, okay? So, okay lang natin, 16.239 SPS. Okay? So, private active key and master password. So, yun yung kakailanganin. Okay? Private active key. Ito yung sinasabi ko na medyo ano, medyo secure talaga, no. Yan, no? May private active key or master password. Make sure na kabisado niyo 'yan or na-save niyo, no, para hindi kayo magka-problema diyan, okay? So, ayan. So, ayun, continuation guys, no. Yun nga, make sure na ano, kabisado niyo na o andiyan yung lista ng ano niyo. Nung yung master password, no, kasi hihingin yun doon pag nag ano kayo, nag withdraw kayo nito, no. So ito nga pala, check muna natin yung Hive engine wallet ko. So wala pa ako ditong asset na SPS, no. So madadagdag na yan later pag na approve na yung ipapasa natin o yung i-withdraw ko, no, then transfer out papuntang Hive engine wallet. So ito na, once na input nyo na, ayan makikita nyo naka-input na, i-approve transaction nyo na, okay? So, huwag na natin patagalan. Sana walang palya ito. Papasok na siya doon, okay? Approve transaction. So, kasi yan, no? Yun nga yung sinasabi kanina, private active key or the master password na bilong sa account nyo, no? So, yung account nyo, kung anong account nyo sa Splinterland, yan yan, naka-default yan yan. So, sa akin nga pala, ako nga pala si Bog777. Okay? So, yan, i-approve na natin. Sana okay. Yan. At hindi medyo delay, no. Sana saglitan lang. So first time ko kasing mag-cash out nito eh, papunta doon. Okay, so check natin, no. Nawala na siya sa in-game, no. Nawala na sa liquid in-game. So tingnan naman natin siya doon sa Hive engine wallet natin kung darating na siya. Okay? So wala pa siya sa ngayon. Medyo i-refresh lang natin muna, no. Ganun lang guys, tiyaga lang, no. Basta tama naman yung ginawa nyo, hindi naman maliligaw siguro yan, no. So i-refresh lang natin. So yun, nakakatuwa tong game na to, no. So try nyo sa mga nag ano pa lang, nagbabala kayo na guys, no. Ang bilis lang, oh. O ayan na, oh. Ni-refresh ko lang yung browser ng Hive engine wallet ko. O ayan na yung ano, Splinter shared na kalaga, Splinterlands token, SPS token, no. So 16.239, which is tama naman. Okay? So yan 'yon, yung papuntang nag-transfer out mula sa game ng Splinterlands papunta rito sa Hive engine. Okay? So yun na, wala na siya diyan sa in-game. Okay, so yun nga, since na ang topic din natin ay tungkol sa SPS airdrop, daily airdrop na to. Kung paano pataasin. Ito lang naman guys, no, kung paano nyo pataasin, yan. Kung ano-ano yung mga nilalaman niyan diyan. So kung talagang dedicated kayo na nag-iimbest at naglalaro talaga nitong Splinterlands, oh, no, hindi kayo yung mga whale lang diyan na ano, yung mga opportunista na ano lang mag-iimbest sabay bawi, no. Pero kung dedicated kayo sa laro, maganda tong ano, Splinterlands, no. So yun nga, collection power, pataasan nyo yan kung meron kayong card na mas magaganda, no. So the more na may in-invest kayo, syempre kung mas malaki rin yung airdrop nyo, no.
So ngayon ang remaining airdrop na lang 365 days, so naka 40 days na, no? So ayan, makikita niyo diyan, no? 40 days na siya in the making, no? Over 365. So bumababa na rin, no? So yun, staking din, iba rin to rito, ha, yung staking dito. Ang akin lang yung airdrop lang yung kinlaim ko ngayon. Yung staking din pala, guys, nag-ano rin ako diyan, nag-stake ako diyan ng worth 151 SPS, no? So mula nung nag-start ako nung August 2 na ano ko yan ng 151. So invest lang pala yan, guys, hindi ko yan ginastos. Investment lang yan, no? 151 na yan, SPS. Kasi yung sa ano na yon, yung sa tawag dito, yung pinaka bibilin mong pack na yon, yung una, yun yung ano, yun yung yun lang yung investment ko na worth $10. Oo, yun lang naman yon. Itong staking, iba rin ito, no? So yung staking, yung hindi nyo pa ginagamit, pwede nyo yang i-stake dito, no? Iba rin yan. E, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung SPS airdrop. Okay, yun. At pataasan, paano pataasan ang DEC, ano nyo, collection power, yan. Tapos yun, kung hindi nyo naman kiniklaim yung ano, yung dark energy crystal nyo, the more na nandyan yan sa inyo, yung asset na yan, lalaki rin ito, di ba? So, kada laro nyo, pag tumaas din yan, ibig sabihin, mataas din yung collection power nyo rito, no? So, yan, kung bibili ko yun ng mga card packs, yan, dadagdag din yan. Kaya sa akin, zero, dahil nga, wala akong in-invest dyan. Tapos yun, DEC liquidity pools, wala rin ako. So, land plots, so, wala pa naman silang sale ngayon, no? Naubos yung sale nila, kung mapapansin nyo sa, okay, sa ano nila, sa market nila, no? O sa shop, tingnan natin sa shop, ha? O sold out, diba? O yung mga packs, yan, kung nakakabili kayo nyan, guys, no? Kung medyo may pera talaga kayo, yan. Kung dedicated kayo sa laro, nag-i-enjoy kayo, yan. Yan, abangan nyo yung mga sale, no? Sa ngayon, wala eh. Kahit yung mga dice na yan, wala. Yung skins, meron din. So, yan. Yung skins, naka-DEC lang ito eh. Ayan, DEC. DEC yan. So, pwede kayong bumili ng skin din kung gusto nyo. Para dumagdag dun sa points nyo, no? Sa collection points ng SPS airdrop nyo daily. No, so zero na, no? Zero na, na-claim ko na siya. Okay? So ano pa? Land plots, champion points. So kung champion na nga kayo, ako nasa bronze pa rin ako until now, no. So hindi naman ako masyado naghahangad na sobrang bilis na magpataas agad ng ano doon ng tawag dito, ng division. Basta ako masaya ka at nakumikita ka kahit pa konti-konti at least okay na, no. So itong Splinter Talk tokens, ito 'yon sa pag nagba-vlog ka doon sa Hive, no? Sa Splinter Talk, no? May dalawa kong ano doon eh. Luckily, so may binigyan ako ng rewards, no? Nasa ayan 31 'yung nakalagay na value diyan. 'Yun 'yung skins, no? 'Yung sinabi ko kanina, ayan. 'Yung totems saka titles, no? So ayan, ito total ng system 'yan ng ano Splinterlands, okay? So, yun nga, yan yung passive income kasi habang naglalaro ka lang nito, tapos yun, kung nag-invest ka rin, the more na mas malaki, mas malaki rin yung bigayan sa inyo. Pero yun nga, kayo pa rin yung may power sa inyong kaperahan. So, hindi ko yan ina-advise na mag-invest kayo dyan ng ganun-ganun lang. Kailangan pag-aralan nyo mabuti yan, research nyo sa sarili nyo, at sa sarili nyong hawak na pera yan, kayo ang may kapangyarihan dyan, no? So, yun lang yung disclaimer natin. Okay, so Hive wallet. Ito yung ano, ito yung sinasabi ko sa vlog. Yan. Diyan ako nagkaroon ng ano, ng rewards na yon. So marami na rin nakakaalam sa atin na ano, na may mga vlog, may nagba-vlog na rin mga vlogger na mga Pinoy doon, no. So actually dalawa lang yung post ko doon eh. So yon. Luckily may rewards namang binigay. So kaya nagkaroon ako ng Splinter tokens dito, 31, no. So yun yung mga passive income dito, no. Bukod dito sa daily ano nyo dito, yung ano nyo rito, paglalaro ng battle nyo, pagba-battle nyo o yung mga ano nyo diyan, mga quest, no. So yan, kung may napapanalunan, dagdag kayo rito. So ano pa ba? Okay. Splinter ano, SPS management lang to pupuntahan nyo. So ito nga pala ano, ha, itong guide na to ano lang sa computer ito. So baka magtataka na naman yung mga iba nating viewers diyan na
mobile user, yung mga naglalaro sa cellphone. So yung iba hindi niyo mapalabas yung ano niyo, yung itong SPS na to dito katabi ng DEC no sa kanan. So yan ang kadalasan na nagiging problema nila. So yun nga, hindi ko kayo matutulungan masyado diyan kasi nga hindi ako pa naglaro talaga mula nitong ano nagsimula ako dito sa cellphone. Kasi mas feel ko siya sa ano eh, sa computer kasi mas malaki yung screen. Okay, pero yan, mobile, maganda yan pag lumalabas ka, outdoor yan, pwede mo siyang dalhin, yun naman yung kinagandahan sa kanya. So, yun, kung may katanungan kayo sa Splinterlands, sa abot ng kaya nating sagutin, sasagutin natin, iwan lang kayo ng comment, no? Yun lang ang ano dito, sana yun, no? Hindi ko na rin masyado patatagalan, okay? So, ayan na.